1, 2, 3, go! Okay, mga kasitso. Niya ko karon sa channel ni Advisor K. Welcome to my channel, Father Mr. V. So, naka-prepare na ang among weighing scale. Naka-zero na siya with our balde. So, yung gagawin po namin... Hi everyone, it's me again, Advisor Kian, and welcome back to my channel. Today is the 4th day ng ating urban farming journey and the 36th day ng ating mga biik, yung walong biik po. So, titimbangin po namin sila plus magtuturo kami ng B-complex. So, if you want to know kung ano po yung ituturo namin na B-complex na mura and di kalidad. So, if you're interested and you're into this also, please keep on watching and stay with me till the end. But before that, if you're new to my channel, please consider subscribing and tap the bell button beside it so that you'll get notified if ever we have new video uploads just like this. So, sa mga aspiring urban farmers dyan, tara! Samahan niyo po ako and let's begin! Okay, mga kasitso! Niya ko karon sa channel ni Advisor K. Welcome to my channel, Father Mr. V. Basta libre. Yan naman yung baboy. Libre ni. Wow! Libre ang? Injection. Injection. Wala ko ikuan ka ng no service charge. Fee. May service fee. Okay. So, ang ating in-shot pa kay Taya Bex. Hey, you friendly talaga, no? Ika-36 day nila karon. So, pure pre-starter na ta. So, ano lang ang hack? Hindi ka lang yung mga. One. Two. Maragula na siya na feel. Tapos, i-turn lang pag one. Sila na. Sila to. 1, 2, 3, 4, 5. Huh? Bilin pa. So, unsang ano pa? Unsang recommended days na mag-inject og B-complex? Pila ka days interval? Taga-iwik. Pag dili mo iwik. Once a week. O, either. Ang tama, once a week. Pagkatapuan. Pero, twice a month pwede. Twice a month. Pero ang baboy, kusog na makaon, di na ito magdilog injection. Sago lang ito sa kaon. Pwede na, no? Kaya kung magsige itag injection, manggod ang baboy. May das. May das. Sakit yun ang injection. Kita ko sa inyo, laga ng baboy. So, na naman tayo happy pig o bitin dito, hindi tayo mag-fixing kaya na naman tayo pig at fix. Kaya kung tanti naman sa B-complex, mugana si kaon. Pag mugana nagkaon ang baboy, sa pagkaon na tamo, pakaon man. Ang uban, sige ginchek, pero may pakaon. May pakaon man, hindi ako. So, man, baboy mago, kung sige itong hindi kayo nga niyo, kung higa mo ko nung sila, mahadlok. Mahadlok sila sa ato, no? Maluya gin sila. Nani karon nung, bigla sakit gin. So, natay ko an. Lingkod good sila. Natay vitamins. Pwede tamo inject vitamins, in purga na. Purga ta, may inject tag vitamins. So, ika 36 ni nani pa, so sa 48. 48, ito ni purgaon na siya. Ah, okay. Dagko na kayo mo. Nagpahalay na gusto kumin. Pwede na ni lechon nun. Lechon di leche. Okay. Kanala say bye bye. Libre. Sunod, bayad na. Okay. So, kaniyang among gigabit na B-complex, Taya Bex XS. So, nasa sa 20 ml and ragang baligya lang ata is nasa 150. So, ing ani yung dagway. Klaro. So kung
hanggat kaya nyo pa pong magturok ng B-complex, pwede po kayong mag-injectables. But mas mainam pag imix na lang po natin sa mga feeds yung multivitamins or anything. Kasi para hindi po kayo mahirapan and hindi po ma-stress yung mga bee. So, na-ready na namo ang amuang kanao, baldi and digital weighing scale kay amuang itimbang ang among mga baktin. So, naka-prepare na ang among weighing scale. Naka-zero na siya with our balde. So, yung gagawin po namin, so, 8 po sila lahat. So, ipapasok namin sila dito sa kanilang mga crib. Parang mali ata. Sige, yan na lang na. Ayuhan na lang itong buha. Unahon na lang natin itong adid to sa gawas. And then, ito nga ni Mugmark. Yakpa! Kabalo lagi sila, bay. So, itimbang na to sila kagka 36 day na nila karon. Bumas ang baldi, bay. Then, kuha itong isa. Itong isa, o. Oh. Anong padulong dere. Ibaong yun siya ba? Si Nora Honor lang gud ako maanuhan ani bay. Uy, 9.9 na ikaw dik-dik. So ang 6, kailangan na naman sila itimbang. So 9 tapos 9.9 bat bay. Ano na lang pag So, qualify na ka, Dikdik. 8.3. 8.4. Qualified. Wala pa si Nora Honor? Nora Honor, itong primero. Ha? Nora Honor, itong primero. Ay, ay, kaayo, oh. Katong 9.9. Dili. Itong lambas na gamay ugay. 8.8. Qualified. Ay, sino na tong? First, itong 9 kapin lang. 9.9 na to. Ah. Itong 9.9, matunda ko. Uy. Uy, di ka qualified, dik-dik. You are 7.8. You're not qualified pa. So, huwag mag-apply na siguro ka. Babae siya, babae. Hindi kina siya siguro kaka-unpod. Uy, uy, uy. Laro lagi yun. Hala, you're not moving. Diyan. So, na siya sa 10.2. Uy, ito na ka. Sige, go. Laka, ikaw na lang last. La. Eight point six or 8.5. Oh. So isa lang ang hindi siya qualified.
Wow, we're so happy and contented. And of course, we are so thankful to God kasi ang ganda po ng kanilang timbang. Hi, I'm back. So guys, I decided para po maka-explain ako ng mabuti, I will speak in different language mix. So, meron po tayong konting English, Tagalog, and Bisaya. Since I'm Bisaya, so I can really express my feelings. I can really express my thoughts pag magamit ko sa ako ang lingwahe. So, ana siya ang reason nga nung mag-speak ko og Bisaya. Kay usahay mangod nagsulambid ning ako ang dila baso. Sud kayo, girl. So, for our tips today, first, kung halimbawa magwalay po kayo ng mga biik sa kanyang mga nanay, so mas mainam na yung mga inahing baboy na lang po yung kukunin sa kulungan rather than yung mga biik. Pag yung biik yung kukunin sa kulungan, ang result po nun, mas stress po sila. So, iiyak ng iiyak. Ang iba, hindi po kakain. So, may effect po yun sa kanilang growth. And another thing, so if ever ibebenta po natin yung mga biik natin ng 30 days, so dapat 4 days before, nagwalay na po kayo ng inahin sa kanilang mga biik para hindi po mahirapan yung buyer natin. So, parang give and take relationship. So, mas maganda if, halimbawa, nahiwalay po yung biik sa kanyang mga nanay na sa kahit po 2 days before para hindi po sila manibago, and during that time, kumakain na po talaga sila ng pure feeds and hindi po sila maghahanap ng gatas ng kanilang mga nanay. So, thank you guys for watching and hope to see you in my next vlog. God bless and stay safe, everyone. Bye!